Kasabay po ng naging selebrasyon ng Araw ng Kalayaan, mahigit 11,000 trabaho ang binuksan ng Department of Migrant Workers para po sa ating mga kababayan na nais magtrabaho abroad. Kung ano-ano mga yan, alamin natin sa ulat ni Kenneth Paciente. Rise and shine, Kenneth. Bumalik sa bansa si William nitong Pebrero matapos mawala ng trabaho bilang welder sa Guam. At ngayon, nagbabaka sakali siyang mag-apply uli. Para sa mga anak na rin po, sir, mag-aaral. Kulang na kulang, sir. Kaya apply ulit. Isa si William sa mga matiyagang pumila sa ikinasang Overseas Mega Jobs Fair ng Department of Migrant Workers. Higit 11,000 trabaho ang maaaring applyan ng mga nais mag-abroad. Doon sa age limit, iba-ibang trabaho kasi iba-iba yung hinahanap ng employer. So, nilalagay lang namin kung ano yung preference ng employer. As I've said, depende rin yan sa skills at saka yung health condition, yung pagiging fit to work ng aplikante. And ultimately, it's the employer's choice. Lalo na kung abroad, kasi may mga bansa na wala namang anti-age discrimination law. Ilan sa mga job opening ay para sa nurses, welder, construction worker, bar attendants, seafarers at iba pa. Kasama sa mga bansang nag-aalok ng trabaho ang Guam, Maldives, Japan, China at marami pang iba. Para rin may ahon at kahirapan yung mahal natin sa buhay at makatulong pa tayo sa mga tumulong din sa atin. Paalala ng DMW, walang anumang placement fee na babayaran ng mga nag-a-apply sa abroad. Maganda rin ang takbo ng deployment ng mga Pinoy sa ibang bansa. Kasalukuyan pong uusap sa land base, ganun din po sa sea base. Kaya lamang po, tandaan po natin, hindi po yung dami ng ating deployment at tinitignan po natin. Ang palagi po natin tinitignan dito kung paano natin patuloy na bibigyan ng proteksyon at ipopromote yung welfare po ng ating mga. Inanunsyo naman ng DMW na simula Hulyo, may regular na silang online job fair upang hindi na rin mahirapan pang lumuwas ang ilang naghahanap ng trabaho at maiwasan ang illegal recruitment. Yung iba kasi, naaakit ng mga hindi naman nila kakilala dahil sa Messenger or iba pang mga social media platforms. So ngayon, ang gagawin namin, ilalapit na namin yung mga trabaho sa kanila. We will compete, no, doon sa mga gumagamit ng social media for unethical and illegal recruitment schemes, institutionalize namin yung online jobs fair para maghihintay na lang sila every other Friday kung alin yung a-applyan nila. Dinagsari ng mga Cebuano ang job fair na ginanap sa isang mall. Ayon sa pamunuan ng Dolly Region 7, nasa higit 3,000 trabaho ang maaaring applyan. Bukod sa Cebu, may job fair ding binuksan sa lungsod ng Dumaguete. Ikinasa rin sa isang mall sa Urdaneta City, Pangasinan, ang Hired on the Spot sa Kalayaan Job Fair, kung saan bukas ang posisyon ng production operators, quality assurance inspectors at factory workers. Nasa higit 5,000 trabaho naman ang alok sa job fair na isinagawa sa isang mall sa Iloilo na nilahukan ng 51 employers. Hired on the spot din ang maraming aplikante sa lungsod ng Las Piñas. Habang higit 6,000 trabaho naman ang alok sa isang mall sa Mandaluyong na dinagsari ng mga aplikante. Kenneth Paciente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.